Hello people, hello world, and hello Philippines. It's me again, Let's Talk Vlog. Ayan, shout out po sa lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig, and especially sa mga Marcos loyalists and supporters. Shout out sa inyong lahat. But anyway, mga kababayan, mayroon tayong updates, no? Tungkol dito sa isyong Tigil Pasada ng mga drivers. Kung di ako nakamali, bukas mag-start po, no? Kahit sabi mo nakikiusap ang Pangulo, no, nanawagan na pag-usapan. Kasi ang dahilan dito, mga kababayan, kailangan sila magtigil pa sa dahil dito sa ano, sa isyong maipipiss out lahat ng mga jeep, hindi naman ganun. Ika nga, sabi ng Pangulo, kung maayos pa naman yung jeep, depende sa pag-aalaga ng driver, at pwedeng ipasada, bakit hindi naman pwede, ano, sabi niya, pwede ipapasada pa. Pero yung mga pugak-pugak na mga kagang-kagang dyan sa kalsada na kumbaga ay nagpapasada tapos bumubuga ng maitim na uso, ayun na naman dapat ang ipipiss out. Kung ika nga ang Pangulo talagang gumagawa ng paraan, which is maganda naman yung modernization ng jeepney, mga kababayan. Baguhin lang naman siguro ng bahagya po, di ba? Hindi naman totally, no? Peace out yan, kasi kailangan naman din talaga na mabago. Sus Marisip, guys, nakakaperweso yan, na yung usok na maitim, pulyoso, nakabuti natin, di ba? So itong mga nagtigil pasada na ito, mga kababayan, talagang sinadya nila yan para lang ito sabutahin itong ekonomiya ng bansa at itong gobyerno natin. Kasi ang sabi ni Ka-Eric, no, na talagang ibinunyag niya ang nasa likuran nito, mga kababayan, walang iba kundi ang mga makakaliwang grupo, no, which is ang mga NPA, no. Actually, hindi naman na lahat ng mga organisasyon ng mga drivers ay kasama, hindi po, no. Mga yan lang yung manibela yan, yung sinasabi na organisasyon na yan. Ang sabi ni Kak Ray ay siya po ay dating ex-president ng Piston, so alam niyang kalakaran diyan. Ang nasa likuran nito ang mga NPA. Tingnan nyo nga naman, mga kababayan, ha. Ang daming kaparaanan itong mga salot sa lipunan na gusto lang talagang sabutahin at pasirain itong ating pangulo, no? At pero guys, dahil diyan, hindi talaga matitinag ang pangulo. Okay lang kahit mag-strike sila, hindi naman tayo sila ang no? Kundi naman ang pamahalaan ang mawalan sila, kasi wala silang panggastos araw-araw kundi sila magpapasada. No, dahil diyan ay alam niyo naman, mga bes, ha, mayroon solusyon diyan ang Pangulong Marcos Jr. At ay makikita niyo ang kanilang bagong mga sasakyan, guys, ang hahaba, no, para bukas pangpalit dito sa mga jeep na mag-i-strike. Ang dami niyan, ha. So hindi lang po 'yan, ha? Good news sa mga commuter, eh, mga kababayan natin diyan sa Maynila, kasi libre ito, guys, ha. Libreng sakay ang gagawin ng pangulo. Oh, di ba? Yung pandemya nga, nagtiis tayo ng 2 taon, walang ano, o bakit tayo naman nabuhay? Hindi naman sila kawalan, itong mga mag-strike na ito, kahit hindi na sila magpasada, okay lang. May solusyon ng gobyerno, ganun kagaling ating mahal na Pangulo, mga kababayan. At panoorin nyo po ang video na ito para malaman po ng lahat, lalo na po yung isiniwalat po ni Kak Ray, no? At ito po ay courtesy po ng SMNI, lalo na po yung sinabi ni Ka-Eric. Naku po, talaga naman, oh, ang mga makakaliwang grupo ka naman, walang magawa sa buhay. Gumagawa talaga ng paraan para lang manira, no? So anyway, mga kababayan, kayo mag-comment lang kayo kung anong commentin nyo, no? Patuloy po natin suportahan ang ating mahal na Pangulo, kasi magaganda ang kanyang mga programa. At before, panoorin nyo, guys, ang video ng ating mahal na Pangulo at yung interview ni Ka-Eric kay Ka-Ray, no? Ay, don't forget to like, mga best. Okay, at hit yung button bell natin para lagi kayong updates. Maraming salamat po, and God bless everyone. Bye, bye, bye. Babus! Modernization. Tama naman yun. Kailangan safe yung mga jeepney, yung mga tricycle, yung mga bus. Kailangan safe yan. Pero, iba-iba yung naging standards na bintang ginawa. At tignan natin. Kung siguro kaya natin kausapin ang mga transport groups, at sabihin natin, hindi, papaguhin talaga namin para hindi masyadong mabigat sa bulsa ng bawat isa. The modernization program also was a first step towards electric vehicles. So, siguro, we will eventually move there.
pero kailangan pa rin nating ayusin ang supply ng renewables. Kasi ang sinasabi ng mga nag-aaral, kung talagang para sa climate change yan, kahit na electric vehicle ka, magcha-charge ka, yung kuryente galing din sa coal-fired plant. Di ganun din. Di walang nagbago. Linipat mo lang yung pollution ng konti. So, that's an improvement. But doesn't help climate change. That's why kailangan pag-aralan natin ang timetable. Hindi ganun kasimple. Ito yung nakita namin sa pag-uusap natin sa mga car manufacturers. Na sinasabi nila, kasi nag-encourage sa electric vehicles. Sabi nila, pwede tayong kumuha ng electric vehicles, pero aayusin nyo muna yung source of power. So, ganun ang mga issue dyan sa modernization na hinaharap ng mga ating public utility vehicles. So, more time pa po para alam na rin natin eh, but we have to implement it in a different way. Yung modernization siguro, we have to look properly at what the real timetable is for the introduction of electric vehicles. Kung talagang kailan, kung pwede na ngayon. Palagay ko hindi pa pwede ngayon. 30% pa lang ng power natin is renewable. So hindi pa urgent ngayon, sa ngayon. Hindi pa kaya ng infrastruktura natin. So we have to build it up. At the same time, to keep the vehicle safe, sa aking palagay, dapat ang pwedeng gawin ay inspeksyonin yung mga vehicles. Kahit luma, may luma naman, maganda pa rin eh. May luma naman na pwede pang gamitin eh. So, baka tignan natin na hindi yung just because 5 years old or 10 years old, hindi na pwede. Tignan natin yung condition eh. Kung maganda mag-alaga yung driver, maganda yung jeep niya, pwede pang gamitin yan, safe pa naman. So, yan ang mga issue na kailangan pag-aralan. It's not that simple, but I'm hoping na dito sa mga initiatives na iniisip natin, makumbinsi naman natin ng mga transport groups na huwag na muna mag-strike dahil kawawa talaga ang tao at marami pang na naghihirap at hindi masyado pang maghihirap pag hindi makapasok sa trabaho. Sir, okay, June 30 pays out, sir, tuloy na ba? I'm sorry? June 30 pays out. June 30 pays out lang naman, Chief. Yun ang pag-usapan, but we'll talk about it. Okay, thank you. Manigela, ni Mark Valbuena at ni Arielin, kasama ni Piston, gusto talaga nila yung induction, yung government. Kasi sa experience naman, hindi na mabilang na mga strike ang na-lance namin dito sa Iloilo. Kung na talaga nangyayari, Si Ginoong Ray Cachuela po ay hindi ordinaryo laman na leader transport o leader ng mga chopper at mga maliliit na operator sa Isla ng Panay. Siya po ay naging Communist Party organizer sa loob ng Piston, sa loob ng mga iba't ibang transport groups. Ngayon ang tanong namin sa iyo, Ginoong Ray Cachuela, bago ang mga merito at mga punto sa talakayan sa jeepney modernization, nakikita mo ba ang kamay ng CPP, ng Communist Party of the Philippines, sa pamamagitan ng kanilang alayansa at mga organisasyon kagaya ng Piston at ng paglangoy sa usapin ng pananawagan para maglunsad ng welga next week para sabotahihin ang ating ekonomiya at maglunsad ng malawakang propaganda at nang sa ganun ay mapansin ang kanilang issue na matagal na nilang inuulit-ulit? May kamay ba dito ang Communist Party of the Philippines batay sa iyong kalaman at karanasan sa kanilang ikinakasang pamimirisyo sa mga mamamayan, sa pasahero at sa buong bayan natin sa next week na tigil pasada na kanilang pinampablockmail? Ginoong Karey Cachuela, go ahead po. Yes, sa kay Rick, talaga naman sa likod niya yung kamay ng CPP dahil sa batay sa mga karanasan. Yung mga issue na kung hindi na sino ba talaga ang nanawagan na kasi sino ba talaga gusto itong mga issue na to dahil natin nga ayaw natin ng modernization, ayaw natin na pagtaas ng gasolina, mga magaganda ano to ng topiko at saka para sa taong bayan. Pero nevertheless, ang sa likod nito yung talaga yung CPPP na kung ano kung pumupas doon sa
ginagawa na ginawa ko rin noon na mag-infiltrate sa mga Transport Operators Drivers Association na tinatawag dito sa Maynila na TODA at iba't ibang mga transport line units na may organisasyon gamit ang mukha at maskara ng piston. Ngayon may alliance sila na Manibela at mayroon din silang alliance na Alliance of Concerned Transport at lahat na lang pati ang mga pangalan nila kulang na lang ay dali nila ang aliansa ng Tapaluto at pati istripo ng jeep no para lang maka-unite sa drivers. Sa tingin mo, gaano kalawak ang kanilang influensya ng CPP at gaano naman tinatanggap ng mga transport groups and transport leaders itong pananaputahi at panunulsol sa paglulunsad ng Tigil Pasada na ang kanyang peperwisyuhin ito taong bayan at ordinaryong mamamayan? Gaano sila ka-epektibo para abutin ang malawak na hanay ng transport groups and transport association? May kapasidad pa ba sila? Ginoong Ray Cachuela. Yes, kay Rick, una-una, di ko sa iyo, walang piston dito, walang pamilya. Dito na lahat sa atin sa Transport Alliance to Piston Sustainable Development, dito na talaga yung mga iba't ibang mga transport group. Yung Manibela kasi, yung dati na sumasabay dun sa mga party list, like kay Mark Marbena, kay Argelin, no? At saka yung Piston, nagsama-sama siya. Pero yung mga malalaking organization dyan sa Manila na dati tayo kanina, tinawagan natin yung mga federation, yung Altodam, yung Pasangmasda, yung Pisimilio Acto, na hindi naman sumunod sa Manila. Pati ang Pidyodam, Karey, pati ang Pidyodam ni Obed Martin, di rin sumama. Hindi rin sumama. Pati yung Altodam na ni Kay Boy Marcas, di rin sumama sa Manila. Yung mga malalaking talaga na federation doon sa Manila, hindi sumama sa Manila. Kaya tingin namin yung Manipila, dahil wala naman dito Manipila, saka yung Kingston, na wala na. At saka wala talaga dito yung Manipila. Eh, kasi daw, parang ato na ito daw, mananakot na ito. Wala naman silang kapasitong isinuway talaga na mag-lance ng ganyan. Wala nga kapasiti yung pistol na matagal na. Lalong-lalong na yung pabagong alayans, bagong tayong alayans. So, wala dito, wala yung mga Manipila dito. So, hindi magwiwilga ang Isla ng Panay? Rojas, Antique, Capiz, Antique, Iloilo, Iloilo City, Guimaras, walang welga. Yes, kay Rick, lalo-lalo na yung napalabas na yung mga chairman ng mga cooperative na hindi talaga sila sasabay yung sa, ano, sa kung ano naman yung galaw ng bagong alyansya ng Manibela. At saka tayo dito, hindi rin sasabay dahil kasi makukuha natin yung pag-usapin eh. Marami na tayong karanasan sa mga strike, welga, 80s, 90s, 20s, pero wala naman nangyari. Kung nangyari rin doon, yung pinikira natin yung anak buhay ng mga taong bayan na kaire. At saka ito talaga yung ano, yung kinakain ng ano, ng CPPP talaga paano nila i-downgrade talaga yung gobyerno niya, no? Eh, pinigil mo pa, lalong-lalo na sa, possible strike na ilalans nila na wala naman kapasiti talaga kung titignan sa bukit. Okay, Padre Franco, your take. Thank you, Kare. Babalik ka kita mamaya. So, ito nung kay Kare is, una sa lahat ay, Kare, ano po masasabi niyo sa naging desisyon ng modernisasyon ng ating pamahalaan? Eh, kasi parang kung ating titingnan ay hindi rin basta-basta para sa side ng ating mga pampasaherong jeep ang nagawang desisyon. Ano pong ating yun dito, Kare? Ano yung mga issue niyo? Ano yung inyong posisyon? At anong inyong question doon sa tanong ni Brother Franco? Yes, Brother Franco, no, yung decision namin dito, okay naman yung ano, yung modernization. Yung problema lang na tumutukoy nila, yung consolidation na pag-isahin ko kung go into one juridical state, no? Regardless ng cooperative ka, corporation ka, para yung tinan ko na sa tinawag ng government na ito, para mabigyan nila na gusto nga suporta pag cooperative ka o sa corporation mismo. Kasi yung mga tambaan na duty driver natin, paiba-iba, yung isang araw nga na nakausap ko yung isang operator na lalo ano siya yung pati yung ano yan yung ano yan dun sa ano yung tawag pa doon sa ano pagkatapos mo ng trabaho sa ano yung pensyon niya hindi pa siya makapag-ayos ng sasakyan niya. So may punto naman yung government natin, kaya lang yung ang tinutukoy lang nila yung consolidation. Ayaw nila talaga na
from direct. At uli, nag-uusap tapo niya, yung pinuda, yung pasang Mazda, yung LTAP, yung mga malalaking organization kasama ni ni Chairman Guades, na-extend to 1 year hanggang December yung consolidation. Dapat makapag-consolidate ka na para yung lahat ng mga operator mag-appear naman to talaga yung benefits na ibigay ng government natin. Okay. Brother Franco, your follow-up, meron ka? Kaya nga, syempre, nakita naman natin may mga solusyon niya ka Eric na at suggestion na pinigay sa atin si Gary. Pero yun nga, yung adjustment ang mahirap dito. Hindi basta-basta kaya hindi matanggap. Pero magpapasalamat tayo sa ilang mga jeepney drivers din na naiintindihan nila. Pag-isip sila. Kasi kailangan talaga, if you really want to change, sabi nga natin, masakit ang una sa umpisa. Kung gusto mo na pagbabago, mahirap yan. Hindi basta-basta. May birth pains. Yes. Pero magre-resulta naman yan sa mas magandang environmental friendly na kalagayan din yan sa para sa ating bansa. Nagtulong din ka, Eric. Dahil isa yan sa problema ng isang bansang pollution sa India. Yeah. Kasi lumang mga engines, tama ba, Brother? Yes. Kanay, no? Lumang makina, surplus, wala nang maintenance halos, at sa pinasabi ni Brother Franco, nagiging sanhi ng malawakang air pollution at sakit sa mga tao na gumagamit ng public jeepney. Kaya kailangan ng pagbabago, medyo matindi-tindi lang. Kaya kailangan ng matinding pagbibigay ng tamang impormasyon ng ating gobyerno sa ating mga jeepney drivers sa ganitong klaseng biglaan na desisyon. Tama, Brother Karay, nakausap namin, although hindi na siya ngayon nakapag-onboard, sana kasama mo dito si Ma'am LV Medina. Dati ito, Brother Franco, na ASEC, Assistant Secretary ng LTO sa panahon niya tayo ni General Tom Lanchon. Ang sabi niya, Kari, ay ganito, sa maraming dialog, ang ating jeepney system ay 30 years ago dapat na phase out na ito. So, ibig sabihin, 30 anyos na 30 taon pinabayaan pa natin kahit dapat phase out na. Sa tatlong kadahilanan na dapat ma-phase out na ito, Kari, noon pa man, Brother Franco, number one, pollution. Sakit sa baga, asthma, bronchitis at lahat. Makukuha mo sapagkat ang buga ng mga surplus ng mga makina sa jeepney na ito ay hindi na healthy for road operations. Number two, hindi safe sapagkat wala itong handbrake system at ang kanyang mga upuan ay hindi naka-repeats. Ibig sabihin, Brother Franco, pwedeng matanggal. And in many instances, 80% ng mga naaksidente sa jeepney, mataas ang rate ng patay. Namamatay o napuputulan ang mga bahagi ng katawan. Those are studies na Brother Ray. Number 3, binabanggit niya na ang mga modernong mga i-replace sa jeepney ay mas efficient sapagkat ito ay 80% efficient sa fuel, less maintenance, comfortable at mas malaki ang kapasidad na mag-income ang mga driver kumpara sa napaka-heavy sa maintenance, delikado at pollutant na nauri at bulok na ng mga sasakyan na 30 years ago dapat na phase out na sa Pilipinas. Ngayon na may batas pala ito, Brother Franco, kasamang Ray, 2008, tungkol sa jeepney modernization. So, balit, in the last 15 years ka, Ray, ay 6 na beses itong pinopospone dahil sa pananabutahin ng CPP Piston Group at alliances nila on the guise na mawawala ng trabaho. Ang mahigit kumulang daw ay mga 80,000 to 100,000 public jeepney drivers and small operators. So paano nyo tinitingnan ito, Kari, na gawa ng hakbang ng gobyerno in the next 10 months, at least until December, na ito mga binabanggit na mga haharapin na pagkawala ng trabaho, pagkawala ng kabuhayan, ay mapaghandaan ng gobyerno, hindi lang ng LTFRP at LTO, kundi pati na, o ng DOTR, ng Department of Transportation, kundi pati na ng iba pang mga grupo ng gobyerno natin like DTI, TESDA, DOLI, even pati na ang mga financing groups ng gobyerno. Paano yung tinitingnan nito yung mga binabanggit ni LV Medina na mga disbintaha ng napakatagal ng lumang-lumang mga sistema ng jeepney at delikado versus sa pangangailangang matugunan ang mga pangangailangan kabuhayan in case na fully implemented na natin after 15 years na napinbin ang jeepney modernization.